200 feet. 200 feet, sino 300. Naghahanap ka ba ng abot kayang kagamitan sa loob ng iyong bahay? O kaya naman balak mong magbukas ng maliit na negosyo at kailangan mo ng mapagkukunan ng supply o kahit inspirasyon sa pagsisimula ng negosyo? Don't worry, dahil ilibot namin kayo sa natuklasan ng aming team, isang auction house na nagbebenta ng iba't ibang klaseng kagamitan. Ito ang Oragon Japan Auction House na matatagpuan sa Benhar Building 2, Concepcion Grande, Naga City. Pagpasok mo pa lang, makikita sa loob ng malaking warehouse ang mga kagamitan na swak sa iyong budget, gaya ng mga cabinet, mga kama, dining tables, urine seals, stuffed toys at marami pang iba. Sa panayam ng Beach TV team ki Christopher Panga, general manager ng nasabing store, sinabi nito na nagsimula sila sa maliit na warehouse lamang taong 2018 sa Barangay Palestina, Bayan ng Pili. Noong una, paisa-isa lamang ang in-order nilang container hanggang sa paunti-unti sa paglipat nila sa panibagong warehouse sa lungsod ng Naga at sa pagdami na rin ng kanilang customers, umabot na sa 2 hanggang 3 container ang binabagsak sa kanilang warehouse ng mga surplus items galing Japan. Nagsimula yung Oragon last year lang, then circle of ano lang kami noon, circle of 4. Okay, yun ang plano namin, parang ano lang, laro-laro lang na akala mo, mag-ano lang kami ng ano, mag-put up lang ng maliit na tindahan. Pero so far, nagsimula din kami sa maliit na warehouse sa Palestina, somewhere in Palestina. Okay, tapos nung time na yon, paisa-isa lang kami ng container. Pero hindi namin na-expect na aabutin namin ng ganito. Inabot kami ng almost, ano na, 1 year na pala, 1 year. Then, 3 to 4 containers na kami per week. Sinisigurado rin umano nila na naibibigay sa mga customers ang satisfaction at magandang accommodation upang balik-balikan sila ng mga mamimili. Yan umano ang ilan sa mga rason kung bakit lumalago at lumalaki ang kanilang negosyo. Sa tingin ko, kaya nag-grow si Oragon, the way na kung paano namin i-accommodate yung aming customer, yung client ni Oragon, especially yung satisfaction ni bidders, lumalabas sila sa amin na naka-smile and at the same time, napaka-ano namin. Pag sinabing wholesale price ng Japan surplus, kami yung pinaka mababang supplier ng mga Japan goods. Sa mga baguhan pa lamang sa mga ganitong auction, pinaliwanag ni Panga kung paano nga ba ang proseso nito. Sige, yung process po ni Oragon Auction House, kaya po tinawag na auction house kasi yung aming business, dinadaan lahat. Sa kapag mag-ano ka, mag-purchase ka ng items namin, dinadaan sa auction. So, ibig sabihin, mag-bid ka sa amin. So, mag-register ka ng worth 1,000 pesos pero consumable yon, and non-refundable pero consumable yon. So, ang auction, kapag sinabing auction, binubuo siya ng bidder and auctioneer. So, kapag nag-register ka as bidder, yung client namin yung tinatawag na bidder, then may auctioneer kami na nag-a-announce ng individual prices ng aming items. Kapag ka in-announce na ng auctioneer yung price, dun sila maglalaban-laban. Kasi binubuo yung mga bidders, sometimes nagiging 30 yung bidders namin, 20, 10. Pero sa isang items naman, siguro nagkakagusto sa mga items, mga 4-5. Maglalaban-laban sila doon sa items na yung true bidding. So kung sino yung highest bidder, sa kanya mapupunta yung kanyang items. Talaga namang maipagmamalaki ang mga ganitong negosyo na nagsisimula sa maliit lamang na kapital, lugar at tauhan, ngunit paunti-unting lumalago dahil sa determinasyon at pagbibigay halaga sa nasimulan na negosyo. Eden Floradita, Beach TV, negosyo mo, orgulyo ko!